Magandang umaga, mga kaibigan. So, tignan nyo naman bala ito. So, ano ba ito? So, meron tayo ditong Yamaha NMAX version 2.1 at saka NMAX version 1 na ABS. So, ito, nung pinost ko ito, pinuntahan na agad ng ating kaibigan na buy and sell din. Ah, dalawa ito? Okay, sige. Magkano tawad mo dito sa version 2.1? 70. Ilo siguro okay na yan. 70? Oo. Okay. Okay na ba yan? So kidding aside guys, ay nakuha niya talaga yung unit ko na ito ng package deal ng 120k lang. So hindi na siya lugi dun. At syempre, hindi na rin ako lugi dun. Kahit papano, may kita na tayo na isang Mio doon. Mura ko lang kasi nakuha itong mga unit na ito. Tapos masisira din naman yun after 3 days kaya siya na yung mamroblema doon. So, ito pala yung details ng NMAX na version 2 na yun, guys. Ito yung itsura nyo. Sobrang bago pa yan. Bago pa yung mga gulong sa harap tsaka sa likod. Tapos yung odo niya ay nasa 12,000 pa lang. So, bakit sobrang mura ng unit na ito? Siyempre, ano pa ba yung daylan? Nagamitan natin ng step 1 yung first owner nito eh. Sabi ko sa kanya, sir, mura ko na lang kukunin yung NMAX na version 2.1 mo. Tignan nyo bla yung market value ngayon, no? So, pinakita ko sa kanya yung market value ng non-ABS na version 2 at na-blind siya doon. Kaya, syempre, tinawadan ko pa ng mas mababa sa value ng non-ABS na version 2. Kaya, binigay niya sa akin ito. So, yun guys, nung binigay niya sa akin sa murang halaga yung NMAX niya, after nun, dumiretso na ako ng simbahan, tapos umiyak saglit. Humingi na rin ako kay Lord ng tawad. Tapos, balik na ako ulit sa panlalamang ng kapwa. So, dahil dun sa nangyari, guys, ay nakonsensya ako. So, syempre, yun yung dahilan kung bakit ko na lang pinasbreak yung NMAX na ito sa kaibigan ko. At isa pa, guys, tulong na rin yan sa aking kaibigan. Kasi, syempre, ibibenta niya rin ng sobrang mahal yan. So, ayan, share ko lang. So, anyway, guys, meron pa sana tayong isang NMAX na mabibenta ng mahal sa inyo. Kaso lang, sa sobrang ganda nito, tignan nyo wala, yung paint niya ay Raptor paint tawag dyan. Hindi na nai-scratch iyan. Tapos, yung accessories niya, loaded na. Tignan nyo yung upuan niya. 8K daw yung bili niya dyan. Tapos, papadala niya pa yung top box niya. Tapos, nakamags na iyan. Kaso, ang problema lang dito, nung tinest drive ko, hindi na mamatay yung ilaw ng ABS, kaya nag-pass ako.